Tapos sumala na sa mukha ako talaga. Kylie Alcantara pumiyok sa TikTok video ni Mariel Pamintuan. Mga kamarites, chika or chaka? Pagka starlet ka, syempre hindi ka muna priority. Pero ayoko nang matakot. Totoo lang, yung tenga ko nang nayanig. Lagi niya akong binibigyan ng mixed signals. Magiging mean siya sa akin pa ilalim. So meron pang akong personal problem na kinakarga. Naman yung ginawa mo, wag mo na lang saluhin kung hindi ikaw. Ano lang yun? Hello, it's me again, ang inyong friendly beshiwap marites, Jaiho. And for this video, ay imamarites ko sa inyo ang trending topic tungkol kay Mariel Pamintuan at kay Lynn Alcantara. Ready na ba kayo? September 26, 2023, nag-reply ng pa-video ang Kapuso GMA Sparkle artist na si Mariel Pamintuan sa TikTok. Sa video niya, doon ikwinento ang kanyang mga karanasan sa showbiz bilang starlet at ang kanyang obserbasyon mula sa kanyang mga nakatrabaho sa industriya. Sa buong video ni Mariel, pinagtuuna ng mga marites ang kwento niya nang masampal siya ng malakas ng kanyang kaeksena. Sasampalan kami ng bida. Tapos, rehearsal, hindi ko pa siya nasasampal. Parang kumbaga, kunwari pa lang. Ayon kay Mariel, nilapitan nga daw ito ng producer noong Blockings pa lamang at sinabihan nga siya na huwag lakasan ang sampal sa bida dahil napansin daw ni producer na parang malakas ang amba niya sa rehearsal. Sinunod naman daw ni Mariel ang bili ni producer at sa mismong take na, ginawa na nga nila ang pagsampal sa kaeksenang bida, ngunit nashook daw si Mariel nang sampalin na siya ng bida. Yung bida talaga, Gina G sa akin. Talagang nakikita ko siya slow-mo. Ganyan, sabi ko, ay pucha, mukhang malakas ito ah. Tapos gumana na sa mukha ako talaga. Yung tenga ko nayanig, yung kaluluwa ko naiwan dun sa set. Dinagdag pa nga nito, may double standards daw sa mga starlet at sa mga sikat na mga artista at may ilang sikat na bida na ayaw ng kakompetensya at mga bida na maa-attitude. Bukod sa mga ito, binigyang diin din ni Mariel na patibayan nga ng loob ang labanan sa showbiz at natural lang daw iyon. Sa ibang deleted naman na video ni Mariel, in-express naman niya ang kanyang sarili at nilinaw na wala nga siyang pinapangalanan. Naman yung ginawa mo, wag mo na lang saluhin kung hindi ikaw. Ganun lang yun. Kasunod naman ito ay ang bukod na kwento nitong si Mariel sa isang katrol lines niya na nagsisingit ng mura sa mga linya at indirectly daw na binabato ito sa kanya na tugma naman sa ibinahagi ni Mariel sa amin sa Marites University noong September 20, 2023 bago pa mag-viral ang TikTok niya na ito. Matapos ang video ay may pahabol pa nga na comment si Mariel sa kanyang mismong video na, I quote, P.S. Nireshoot yung sampalan scene. Medyo nakaganti naman ako kahit paano. Ha ha ha. End of quote. Walang binabanggit na pangalan si Mariel Pamintuan kung sino ito, ngunit mas lalo pa nga na umingay ang video nang makita ng mga kamarites na nag-reply itong si Kaylin Alcantara sa comment ni Mariel at sinabi ni Kaylin na, I quote, bakit di niyo puminention pangalan ko, Madam Mariel? End of quote. Sa comment reply na iyon, makikita na pinusuan ito ni Mariel, ngunit ilang saglit lamang ay binura na ni Kaylin ang kanyang comment. Grabe! Ibang klase naman talaga ang mga netizens marites. Bukod sa agad-agad nga nila itong na-screenshot, natukoy pa nila na ang kwento ni Mariel sa kanyang TikTok video ay mula pala sa kanilang naging proyekto ni Kaylin na Love at First Read. Noong September 29, 2023, nag-tweet naman si Kaylin ng, I quote, nakakatawa talaga people on the internet assuming a lot of different things. Hi, anyway, have a great day ahead, my sunflowers. End of quote. Ngunit, wala din itong pinapatungkulan kung sino. Maraming netizens ang natutuwa sa confessions ni Mariel at sinasabing ito nga daw ay isang katapangan. May mga nakikisimpat siya at may mga comments din na nagpapakita naman
ng suporta kay Mariel at hinihiling ang kanyang pagsikat. Sa kabilang banda naman, may mga promotekta naman kay Kaylene at sinasabing natural lamang ang sampalan sa eksena. Mayroon ding hindi naniniwala dahil may video na lumabas na sa pagkatapos ng sampalan ng eksena na iyon ay nagyakapan pa nga ang dalawa. Sa Facebook, nagpaliwanag naman si Mariel sa video at sinabing, I quote, okay lang masampal po ng malakas. Yes na yes for the go for the best. Heavy drama actress. Pero ang point ko lang sa video is nasampal po kasi ako sa ears, which is holler. Delikado din yun ah. Parang naging kuweba nga na yanig yung tenga ko noon. Pero ginawa ko na lang humor. Again, nireshoot naman kaya nakabawi-bawi si ate mo sa surprise. Do not misinterpret that I am complaining. My video was a satire only. I enjoy comedy anyway. Good vibes only, crazy peeps. Happy Monday! Mwah mwah! End of quote. Yung experience ni Mariel na malakas yung sampal, we cannot take it away from her because experience naman niya yon. She's only stating her experiences and observation as a starlet. Kung naramdaman man niya na binubuli siya, she is entitled to her own feelings. Hindi rin kinukonvince ng video ni Mariel ang mga tao na paniwalaan siya. She just wants to express her feelings, share her experiences, magpatawa as said sa kanyang Facebook status and i-motivate ang mga nanonood na tibayan ang loob nila. Niwala naman din siyang binabanggit na pangalan para sabihin natin na balak niyang manira ng tao. And to be fair, pwede rin naman na hindi malakas ang sampal nung kanyang ka-eksena. Maaaring napalakas lamang or maybe hindi lang talaga sanay sa ganon si Mariel. O kaya naman, pwede rin na napalakas para mas mapaganda ang eksena. Pero for the sake of safety naman, mahalaga na nag-iingat tayo at iniingatan din natin ang ibang tao dahil kailan lang ay may nadali na grade 5 student dahil sa umano'y sampal ng isang guro. Again, mga kamarites, hindi ito pag-atake sa tinutukoy na ka-eksena ni Mariel o kaya naman kay Kaylene Alcantara na nag-comment sa video ni Mariel. Besides, hindi naman na nagsalita si Kaylene sa issue. Kaya kung makakailin kayo, huwag nyo namang i-bash si Mariel. At kung makamariel ka naman, huwag mo naman ding i-bash si Kaylene. Gawin lang natin na leksyon ang kwento ni Mariel at sana maging paalala ito na we should be nice to everyone dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Mga kamariteas, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. I-share nyo na rin ang video natin. Mag-comment na rin kayo down below. Ako po ang Beshiwap Marites, Jaiho. Ito ang Chika or Chaka!